Beautiful people, welcome sa aking YouTube channel. Ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano lumika ng wet makeup look. Paunang hakbang ay ang maglagay ng foundation. Siguro ay malinis ang mukha at nakalagay ng moisturizer at sunscreen para hydrated at protektado ang inyong balat. Ipa-blend ko lang siya gamit ang beauty blender. Mas maganda kung i-sprayan nyo ito ng mist upang mas epektibo nito may kakalat ang produkto sa iba't ibang parte ng mukha. Sunod ay maglalagay ako ng concealer sa ilalim ng aking mata at mga pimple marks or dark spots. Ito ay upang maging pantay at pulido ang makeup. Ganun din ang gagawin ko katulad ng ginawa ko kanina sa foundation. Ibe-blend ko rin ito gamit pa rin ang beauty blender. Pagkatapos nito ay susunod ko naman ang setting powder. Ilalagay ko ito sa ilalim ng aking mata at baba. Makakatulong ang paglalagay nito upang ang mga fallout sa paggamit ng eyeshadow ay hindi didikit sa balat at madaling matanggal. Pagkatapos kong iset ang aking foundation at concealer, sunod ko naman gagawin ang aking brows. Sundin ko lang ang hugis ng aking kilay at tatalasan ang dulo nito. Matapos yan ay lalagyan ko rin ito ng brow gel. Nilalagyan siya ng brow gel upang ma-achieve ang bushy brows. Next ay maglalagay na ako ng contour. Mahalagang masunod ang shadow ng ating ilong kapag tayo ay nakatalagilid upang maging natural ang kalalabasan nito. Kaya kung nakikita nyo ngayon, nakatagilid ako sa camera habang maglalagay upang epektibo kong malagyan ng contour ang aking mukha. Pagkatapos niyan ay eyeshadow. Gagamitin ko ang brownish eyeshadow bilang base. Ibe-blend ko ito sa buong mata. Matapos niyan ay taragdagan ko siya ng pink glitter. Sa gitna ng parte nito, gagamitin ko ang aking daliri dahil mas makukuha nito ang glitters kaysa sa brushes. Paulit-ulit ko itong gagawin hanggang sa makuha ko ang klase ng eye look na gusto. Feel free to experiment on your eyeshadows. Pero ako dahil wet look, I will stick to the classic look. Next, gagamitin ko ang dark shade ng isa pang eye palette sa inner corners. Sunod, gagamitin ko ulit ng pink glitters. At ipag-blend ko na naman siya ng brown eyeshadow. Matapos na yun ay gagamit ko na naman ang dalawang shades ng Anisha eye palette ko sa ilalim ng aking mata. After nyan ay maglalagay ako ng eyeliner. Sa paggawa ng eyeliner, susundan ko lang ang hugis ng mata ko. Ayan. Mahirap ito sa simula, ngunit sa practice,
ay nakakaya na rin gawin ito. Matapos ko ang gawin, aking eyeliner, ay ulitin ko ito ng liquid eyeliner. Let you take violet, blue, green, red to keep me at arm's length. Maglalagay ako ng highlighter sa aking inner corners. Ganyan din sa ilalim ng mata ko upang ma-achieve ang age yourself. Ayan, nalagyan ko rin siya ng inner eyeliner. Oops! Okay lang naman na magkamali. Gumamit ako yung cotton buds upang matanggal ang makeup. Gagamitin ko ang angled brush at dalawang eyeshadow ulit sa paglalagay ng eye sa. Tapos niya, nagagamitan ko ulit ng pink glitters sa ilalim pa rin ng aking mata. Tapos, retouch lang. After that, maglalagay na ako ng blush. Pero bago yan, tatanggalin ko muna ang setting powder. Lalagay ko siya sa aking cheekbones at sa aking nose upang ma-achieve ko ang sun-kissed look. And then I will curl my eyelashes. Pero dahil wala akong mascara, gagamitin ko lang aking liquid eyeliner. So, maglalagay ng mascara. Then, highlighter. Lalagyan ko lamang ng highlight ang matataas na parte ng aking mukha. After that, ay maglalagay na ako ng lip liner. Gusto kong ma-achieve ang overlining, kaya nag-overline ako dyan, as you can see. And then, I will put on my lipstick. That is from Sunny's Face in the shade Milkshake. Ayan, so ulitin ko siya gamit ang brush para ma-achieve ang overlined lip. At syempre, lip gloss. Actually, okay na siya. If you want an everyday makeup look, pwedeng-pwede siya. Pero dahil makeup look na gagawin natin today is wet look, lalagyan siya ng lip gloss. Para perfect na makeup or is it true? I think we're almost done. Of course, we can put on highlighter and our high parts or features that we want to accentuate. Yes, actually that's a tip. If you want to have a shiny, glowing body, you can actually use highlighter to put on your collarbones and your shoulders. I'll just finalize this look and I'll be back.
got a feeling deep inside that you've